Ako si Tom's Lorda, at ito ang charot ng buhay ko. Charot lang! For today's video, mga charotera kong friend, ayan, so alam nyo naman, hindi ako naka-uniform ngayon kasi nga, today is Friday. Ayan, so hindi muna tayo mag-uniform for today's video. Ganun. Ayan, so inaayos ko muna ang aking sapatos kasi nga, yan ang susuotin ko ngayong araw na to. So maglalagay tayo ng sapatos kahit luma na yan, pang matagalan yan. At ayan na nga, itong aso ko naman, aba! Ayan, nagpapasaway. Gusto rin magpapansin kasi nga aalis na naman ako at maiiwan naman mag-isa sa bahay. Kaya ayan, gusto rin tumulong magsintas ng sapatos. Ang kulit-kulit. Di ba? O, tingnan nyo naman. Siyempre, pagkatapos magsapatos, outfit check tayo. Di ba yan? Suklay-suklay muna tayo kasi medyo mahaba na ang ating buhok. Di ba? O, tingnan mo naman ako. Yes. Kailangan naman natin magpabango for today's video para kahit medyo hindi tayo nakapag naligong maayos. Kailangan na bango pa rin. Di ba? Ayan. Ready to go na ang teacherette nyo, ang kacharotera nyo, teacherette for today's video. Ayan, outfit check ulit tayo at supply bago umalis. Syempre, hindi kakalimutan ang baunan ng tubig kasi yan na mag-refresh sa atin, mag-hydrate sa atin sa pang-araw-araw at maghapong laban ng boses. Diba? Ayan, pa-turn-turn tayo. So, ayun na, nandito na ako sa aking classroom. At tingnan nyo naman, o, oh, diba, ang kalat-kalat ng aking table kasi hindi tayo nakapag-ayos kahapon. Kaya tingnan nyo naman, marami akong gagawin ngayon kasi nga, hindi ko natapos kahapon. Ayan, so, gagawa muna tayo ng visual materials para sa ating pagtuturo for today's video, mga kacharotero kong friend. So, mag-encode-encode muna ako dyan ng mga files, ng story para pagbabasa sa ating mga bata. Kasi nga, nasa last section ako, so I need to, you know, yeah, para matuto silang magbasa, kailangan natin ng maraming reading materials para sa kanila. So, yan ang ginagawa ko sa pag-araw-araw. Everyday, yan ang ginagawa ko. Mag-encode ako ng mga story para basahin nila. Kasi nga, para mas masanay silang marami ang binabasang story. Kasi ngayon ang magiging, ano tawag dito? Nakakaloka. Kasi nga, pagdating nila sa high school, di ba? So, kailangan marunong talaga sila magbasa kasi hindi dapat mag-high school sila na wala silang alam. Ganun. Kaya sinasanay ko sila na magbasa ng story. So ayan, ito ang mga ginagawa ko. Shout out naman dyan sa mga teacherette ko na friend, mga charotera kong friend na teacherette kong, ganito rin ba ang ginagawa nyo kapag gumagawa ng visual aid? So ayan, diba, tar papel ang peg natin ngayon kasi nga ang hirap-hirap magsulat sa Manila paper ng mga story. So ayan, piniprint na lang natin and after that, itago lang natin yung mga story at magagamit din natin yan for the next lesson. Ganun. At syempre, napagod ang teacheret nyo. Ang charotero yung teacheret. Yeah, maglalakad-lakad muna tayo kasi vacant ko naman, diba? So, ayan. Pahinga-pahinga muna. And then, after that, eto na, magle-lesson na tayo. So, papabasahin muna natin yung story sa mga bata para mas matandaan nila yung story. Siyempre, English yan at medyo hindi naman masyadong magagaling pa yung mga bata kaya nga tinuturuan natin. So, tinatranslate ko yan sa Filipino para mas lalo nila maintindihan yung kwento, yung story. Kasi mas maganda kung mas lalong naiintindihan nila yung story kaysa sa hindi, diba? So, ang dami-dami talagang trabaho ng isang teacher o sa ng isang guro. Kaya kailangan mo maging matyaga, mapasensya, lalo na yung mga bata na hindi masyadong magaling pa. At lalong-lalo na yung mga batang ang kukulit. Gana. Diba? Kaya ang pasensya mo ay mas mahaba pa sa train, diba? Kasi nga yung train, maikli lang ngayon. Pero yung train na kailangan mo pasensya is napakahaba.
So ayan, it's recess time. So kailangan muna dating bumili ng snackan natin. Dito sa labas na lang ako bumili kasi nga gusto kong kumain ng pansit. Diba? May pansit naman talaga si ate. Dito ako bumili ng pansit kasi masarap dito ang pansit. Kasi nga, ito yung favorite ko, yung medyo may sabaw-sabaw na pansit. Kapag kumakain ka, mainit pa, diba? So after that, ayan, hindi ko na na-videohan yung maghapong trabaho, mga kacharotero kong friend. Ayan, so ayan, ligpit-ligpit muna tayo ng table natin at mag... ayan, oh, isa-isahin nating itago yung mga gamit kasi nga, it's OWN time, diba? Natapos ang araw nating pumasok tayong fresh na fresh at uuwi tayo ng... Uuwi tayo ng Haggard. Diba? Ganyan talaga ang buhay, teacher. Sige, baboo!